Good morning, everyone. This is Dexter. Samahan niyo ulit akong magkape ngayong umaga. Gaya ng sinabi ko, I will share to you 14 life realizations during this 14-day home quarantine. So this is our day 2. Sharing to you yung mga realization na nakikita natin sa pang-araw-araw, no? Habang tayo ay nag-iisa. At syempre, hindi kumpleto ang umaga without having your coffee. MX3. Tama ba? Oh, MX3. Okay? Bakit ko gusto tong MX3? Nakakagising siya. At anyway, more than that, ang life realization ko ngayong araw ay God is a God of timing. Ulitin nga natin yan. God is a God of timing. I shared in day 1 na sa March 28 pa dapat kami babalik ng Pilipinas. Pero napadali, naging March 25 dahil nga nagsasara na yung mga airport. Ang para sa akin, natuwa ako dahil makikita ko na yung aking pamilya. Pero nalungkot ako dahil hindi ako makakasama sa convocation. Apat kaming mga Filipinos eh, hindi kami makakasama sa, kumbaga eh, yung last activity. So syempre kinailangan naming lumabas ng Hawaii na kasi magsasara na rin ng yung Hawaii. Nakarating ako dito sa Baguio nung March 27. So very smooth, okay? From Baguio pumunta ako dito sa kung saan ako nag-self quarantine ngayon. And you know what? Ngayon kasi is March 29, okay? Kahapon, naka-receive lang ako ng balita na ang Baguio magsasara na ng March 28. Ibig sabihin, pati mga residente ng Baguio na na-stranded sa labas ay hindi na makakapasok. Nung na-receive ko yung balita na yon, wala akong masabi kundi, thank you, Lord. God is a God of timing. Imagine kung nakumpleto ko yung hanggang March 28 sa Hawaii. Okay, sumali nga ako sa last na activity. Pero pag uwi ko dito sa Pilipinas, hindi rin ako makakarating ng Baguio. It will be more inconvenient for me. So yun ang sabi ko talaga, wow, ang bait ng Diyos. God is a God of timing. Pero hindi ibig sabihin ito, mga kapatid, ha, na kapag na-lockdown ka doon sa labas, ay hindi ka na mahal sa labas ng Baguio, ay hindi ka na mahal ng Diyos. Okay? Ang realization ko lang dito is, you are supposed to be where you are right now. Kung hindi po tayo nakapasok dito sa Baguio, there is a reason. There is a purpose. I know it's inconvenient. I know ang hirap, no, being away from your family, but there is a reason for everything. At feeling ko yun yung rason na dapat nating hanapin. Ang hirap, no? Mahirap. I just would like to share to you Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So wala pong aksidente. Nakapasok ka man sa Baguio City or na-lockdown ka sa labas, walang aksidente. You are supposed to be where you are right now. So I encourage everyone to trust God's perfect timing for every activity. Especially today, kung ano man yung gagawin natin today. Let us continue to pray for our protection, especially sa ating mga frontliners, and for the healing of COVID patients, no? For continuous healing for our COVID patients. So I would like to take this time to pray with you, no? Lord, tinataas ko po ang ating mga nurses, ang ating mga doctors who are working in the hospitals right now. I also pray for the barangay officials. I also pray for the barangay health workers. I also pray for our government officials. I also pray for our president, O Lord, aming Ama. Kayo na po ang gumabay sa kanila, pumrotekta sa kanila habang ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin bilang officials. And Lord, we pray for every household, sa lahat po ng mga naka-quarantine, sa lahat po ng hindi makalabas. Be the God, O Lord, who will provide us with the food that we need, that is basic. And be the God, O Lord, who will touch neighbors, who will share to their neighbors as well.
we glorify your name, and we may not understand it right now, hindi man namin maintindihan kung bakit kailangan kaming hindi lumabas, or bakit kailangan naming maglagi lamang sa aming mga kwarto, but we know that you are God who will explain to us everything in your own sweet time. And thank you for helping us understand that you are a God of timing. Yan po. So, I hope I was able to share to you a life nugget this morning. So, do not forget, life realization day 2, God is a God of timing. Okay, so let's continue to live, no? Let's continue to wake up every morning. I know it's so hard, especially for people na sanay na lumalabas. But there's a reason for everything. There's a timing for everything. Again, Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Maraming salamat po, and magandang umaga. See you tomorrow.